Welcome back mga pala ulit sa ating channel. So this time wala naman tayong gagawing kakaiba o wala namang komplikado sa video na to. Kailangan lang natin gawin ay magpalit ng screen o ng LED panel nitong HP Stream. Makikita nyo yung display niya kasi ay plain white lang. Blanco lang siya na ganito. Yan, wala ka nang makita na image. So, sure ako na LCD ang issue nito. Ang mahirap lang siguro sa part na to ay yung pag-babaklas. So, yung disassembly natin. Tanggalin lang natin itong mga screws na to. At meron nga palang hidden screws to, no? 5 na hidden screws. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa sa footer, isa sa gitna at dalawa sa corner. Kailangan lang nating alisin yung mga screws na yan. Okay, so isa-isahin na lang. Pagkatapos nga pala nating tanggalin to, mag-ready na kayo ng pry tool nyo. Yung manipis na may sisingit nyo dito. Medyo napakahirap nga nyan tanggalin kasi masikip. At kailangan mong isuksok ng masyado sa loob. May maririnig kayong mga lagutok at normal lang naman yun, no? Kasi mga plastic clips siya. Pag nakaabot na pala kayo sa part na to, medyo dahan-dahan na. Kasi meron tatlong flex dito. Itong trackpad flex, yung ribbon niya, at saka dun sa keyboard niya. Keyboard flex at saka yung power button flex. So dahan-dahan na pagdating sa part na to para hindi natin masira o hindi maputol. Susunod natin, syempre, disassemble natin yung battery. Dapat hindi nakaplug yan bago ka gumalaw sa may screen kasi pwedeng masira yung board. Kaya lagi nating tatanggalin yung battery dun sa board. Pagkatapos nga nito, tinanggal ko na yung screen sa pinaka palm rest para mas madaling palitan. May nakatago ulit na dalawang hidden screw at tinanggal ko yan. Sa susunod, i-pry ulit natin. Dito medyo madali na kasi madali nang tanggalin yung front bezel ng screen. At pagka-open natin, ay makikita na natin yung screen nito. So, ang screen size nga pala ng HP Stream 13 ay 13.3 at ang pins niya ay 40. So, kung maghanap kayo ng replacement, tandaan nyo lang 13.3 inches at 40 pins. Dapat kaparehas na kaparehas din ang ipapalit nyo. Kailangan ko lang palang i-tape din tong connector para hindi matanggal pag binabalik ko na. Ayan guys, so syempre kung paano nyo tinanggal, di ganun nyo rin ibabalik. May dalawang maliliit na screws dito, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Tapos ilalapat nyo lang yung mga cable ng wifi at saka yung sa webcam. Tapos isasara lang natin ang front bezel. Pagdating sa portion na nga pala nito, kailangan mo lang siyang ilapat mula sa taas muna o depende kung saan nyo uunahin, pero mas madaling maglapat sa taas para maisuksok mo agad yung nasa bandang baba. Yan. So, syempre, kailangan ingat lang din, ano? Baka kasi mabasag. Dahil nga wala nang dikit yung secret o yung kulay blue na pantakip doon sa dalawang hidden screw, ako na naglagay ng panibagong adhesive para hindi matanggal o hindi malaglag. Pagkatapos, ibabalik ko na yung screen sa kanya. Ibabalik ko na pa nga pala siya dito sa laptop. Inuna ko lang yung dalawang screw para madali. At tapos, syempre unahin natin ibalik yung LVDS cable. Tapos, yung wifi. At ihuli nating ibalik yung battery terminal. So kung paanong naunang tinanggal yung battery kanina, ngayon naman siya yung huli na ibabalik. Ayan.
Pagdating nga pala sa portion na to, nahirapan ako na magkabit yung tatlong flex na tinanggal ko kanina. Yung power flex button at saka itong trackpad kasi ayaw niyang mag-align. Tapos natanggal pa yung kulay blue o. Oh. Yan tuloy, lalo ako nagtagal. Ang hirap niyang isok-sok. Kaya kung kayo ay gagawa rin ng ganito, dahan-dahanin nyo na lang siguro para hindi masira yung kanyang pinaka-ribbon. At ganyan din para hindi kayo matagalan tulad ng nangyari sa akin. Dito kita nyo naman hindi ko ma-issue talaga kasi ayaw pumasok. Nung nailapat ko na nga o na-issue ko na lahat, yan, kailangan mo lang silang pisil-pisilin sa gilid at may maririnig kayo mga lagutok. Sinubukan ko nga munang i-power on para malaman kung okay ba yung screen bago ko isara ng tuloy yan. Inobserbahan ko rin muna kung magkakaroon ba ng problema o mga glitches bago ko siya totally isarado. Pinisil-pisil ko lang din kasi may nakaawang pa. Ibig sabihin hindi maganda ang pagkakalak ko doon sa bandang baba ng screen ngayon, no? May malaking awang. Sa tingin ko okay naman ang screen kaya pwede na nating isara sa likod. So shutdown ko lang muna para ma-screws na natin. Ayan, pagkatapos kong i-shutdown, syempre babalik ko na yung mga screws. Kayo na lang din ang bahalang maglagay kung lalagyan nyo pa ng mga adhesive yung footer at yung mga cover na kulay blue kasi hindi na siya gaano madikit. Kaya nagpapasalamat nga pala ako sa patuloy nyo na panonood kahit nasayang ang 8 minuto ng oras nyo dahil sa panonood ng video na to. Sana nakatulong sa inyo ang video na to kung paano magpalit ng screen o paano mag-disassemble ng HP Stream PC-13. Sana na-earn ko rin ang subscription nyo para sa gayon ay maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. Maraming salamat muli sa inyo. Thank you. Bye-bye!